Good afternoon sa lahat! Biyernes na naman! At pag Biyernes, math time, itulay na naman! At ano gagawin natin ngayong itulay Friday? So, this Friday, ang tatalakayin natin sa ating general mathematics ay logarithms. So, ano kaya ang logarithms? Parang ngayon ko lang narinig yan ah. Siyempre, hindi masyadong ginagamit yan. So, kaya ngayon, i-discuss natin para mas maintindihan nyo at mas mahalin nyo ang logarithms. Pero bago yan, pinapaalala ko lang ang ating mga rookie tutee of the week, intermediate tutee of the week, at ang ating advanced tutee of the week. Ayan. So sa ngayon, hindi ko muna sila isinama sa ating slides. Bakit hindi ko sila sinama? Surprise yan para sa ating last part ng ating first grading period. Hindi ko muna sila nilagay. At ito ang hint ko sa inyo. Napakaraming rookie tutee of the week last week. At may mga naka-intermediate tutee of the week na. So, a-awardan ko kayo lahat sa ating darating na final session ng first grading sa next session natin. Pero sa ngayon, alamin muna natin kung anong matututunan natin. Ayan, so matututunan natin, dapat alam na natin kung saan natin ginagamit ang logarithm at paano mag-solve ng logarithmic equation, inequality, and function. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa lahat ng ating manonood, lalo na dyan sa ating mga taga Jones Rural School, no? Lagi yung nanonood sa akin eh. Ayan, shoutout kay Ma'am Jeremiah Lozano. Ayan. Siguro nagpapanood sa mga anak niya. Laging nanonood yung mga taga Jones Rural na mga students eh. Shout out din kay Lady Grace Liano ng Jones Rural. Shout out kay Maria Teresa Joy Agustin. Ayan. Shout out kay Hannah Buduan. Ayan. Napakadami talaga natin taga Jones Rural, no? Sa ibang school kaya meron din. Eto. Meron din sa si Stephanie Velasco, ang Agadanan High School. Ayan. So last time, ang diniscuss natin ay exponential function. Ngayon, nag-end tayo na merong inverse ang exponential function. Ayan. So meron na tayong hint. Siyempre, yung hint natin, inverse ng exponential function ang logarithm. So, bago tayo magpunta dyan, drill muna tayo, no? Drill muna. So, simple lang ang drill natin. Hahanapin ang mali o ang baliktad at palitan ito ng tama. Ayan. So, try nyo sumagot, ha? Ayan. So, example, si Tutor Ryan ay pangit. O, alam naman natin na baliktad yung pangit. Poging-pogi si Tutor Ryan. So, dapat ang sagot dyan ay pogi. Ayan. So, si Tutor Ryan ay pogi. Ayan. So, number one, napakalamig sa Pilipinas. Ayan, napakalamig sa Pilipinas. Ano kaya ang mali dyan at ano kaya ang dapat nating ipalit? Ayan, so try natin. Tignan natin kung ano. Ayan, meron pang taga Ibiza National High School. Ayan, si Daniela San Juan. Ayan, shout out din. Ano kaya ang sagot sa one? Napakalamig sa Pilipinas. Ayan. Napakalamig ba sa Pilipinas? Ayan. So, ayan. May sagot na tayo, no? Napakainit sa Pilipinas. Tama. So, number two. Napakabilis ng internet kapag umuulan. Yan yung lagi natin sinasabi. Napakabilis naman ng internet na to. Ulan kasi ng ulan eh. Napakabilis ba ng internet? Ayan, tignan natin kung mabilis ba ang internet pagka umuulan. So, napakabilis ng internet kapag umuulan, no? So, ano kaya yan? Ano kaya kabaliktaran ng napakabilis ng internet kapag umuulan? So, napakabilis is napakahina. Yan, pwede. Napakahina ng internet kapag umuulan, no? Napakahina, napakabagal, yan. So, number three, madaling kumita ng pera. Ayan. So, madali bang kumita ng pera? So, kung madaling kumita ng pera, di sana lahat na ng tao mayaman, no? So, hindi naman kasi madaling kumita ng pera. So, number three, ang sagot dyan ay
So, mahirap kumita ng pera. Ayan, ang galing niya, no? Francis Malyari, no? So, number four, mahal ka rin niya. Ayan, ano kayang kabaliktaran niyang mahal ka rin niya? Ayan, napaka ano, no? So, mahal ka rin niya, walang mali, talagang mahal ka rin niya dahil dito sa Itulay, mahal ka ng lahat. Mahal ka ng kapwa mo, mahal ka ng crush mo, lahat tayo dito nagmamahalan. Walang mali dyan, walang mali dyan. Dapat mahal ka, think positive lang, ha? Hindi natin susukuan yung mga ex na yan, yung mga crush natin yan. Dahil dito sa Itulay, yan ang ating ano, purpose kaya tayong papagaling. Para ma-inspiration, yung mga inspiration natin, papasikatan natin yan. No? So, punta tayo sa exponential. So, nung nakaraan, nag-solve tayo ng, pagka sinosolve natin ng x equals 2 cube, madali lang isolve yan. So, alam natin kabaliktaran ng exponential ang logarithm. So, bakit natin kailangan yung logarithm na yan? So, tingnan natin tong x equals 2 cube. Ayan, exponential to. So, x equals 2 cube, madali nating masusolve si x kasi alam natin, 2 times 2 times 2 ay 8. Pero madali bang isolve yung 2 to the x equals 8? Madali din. Tinuro yan ni Tutor Ryan nung nakaraan. Gawin mo lang si 8 na 2 cube. E di x equals 3. O, e di ang dali nun. Pero paano kung ang tanong na ay 2 to the x equals 3? Paano natin isosolve yan? Yan ang aalamin natin ngayong araw. Paano natin isosolve to? Eh, mukhang mahirap. Eh, sa calculator, paano ko i-input yan? Hindi ko rin kayang i-input yan, no? So, malalaman natin ngayon kung paano natin isosolve yan. Siyempre, hindi sakto. Hindi mo lang pwede. 2 times 2, 4. Ay, hindi pwede. 3 yung 2, 3 na agad. Lagpas na yung 2 times 2. So, bago tayo pumunta dyan, ang logarithm ay ang inverse lang ng exponential function. No? So, pag may form ka ng b to the x equals a, para masulat natin yan as logarithm, si b, siya pa rin yung base. Ayan, hindi magbabago yung base. Tandaan nyo, yung base hindi magbabago. Ang magbabaliktad lang yung exponent and yung sagot. So, yun yung inverse natin. So, si x mapupunta siya sa equals, and then si a is siya yung kukuhanan natin ng logarithm. Bali, ang basa dito, logarithm of A base B equals X. Ayan. Logarithm of A base B equals X. So, tandaan nyo yan, ha? So, kung meron tayong B to the X equals A, ito, logarithm of A base B equals X. So, tingnan natin kung paano natin i-apply ito. Mukhang komplikado naman yan. So, punta muna tayo sa example kung paano natin isosolve yung mga logarithm. Ayan. So, paano natin isosolve yung logarithm of 27 base 3? Pag ganyan, iisip lang kayo kung ilang beses nyong imumultiply si base sa sarili niya para makuha yung kinukuha nyong logarithm. So, para makuha natin si 27, ilang beses kaya natin imumultiply si 3 sa sarili niya? No? So, 3 times 3 is 9. So, hindi pa 27 yon. Times 3, bali 27 na. So, ibig sabihin, tatlong beses tayong nag-multiply ng 3 including itself. Ayan, sabihin, dalawang beses lang tayo nag-multiply ng 3, ha? I-include natin yung sarili niya, ha? So, 3 times 3 times 3, 27. So, ibig sabihin, dahil 3 to, ang sagot dyan ay 3. So, medyo malabo pa, medyo mahirap, medyo nalilito. So, isa pa, logarithm of 32 base 2. Ayan, ha? So, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 is 5. So, 2 to the 5th is 32, kaya 5 dapat ang logarithm of 32 base 2. Okay? Okay tayo dyan? Okay tayo dyan? Kayang-kaya, madali lang yan. Oh, so, 5 ang sagot dyan. So, another example tayo. Ayan. Naku, mukhang mahirap ah. Mukhang ang laki ng number, Tutor Ryan. Logarithm of 100,000. Ayan. So, huwag kayong matatakot.
kahit na malaki ang mga numbers natin. Ha? Isipin nyo muna kung mahirap yung problem. Subukan nyo muna. Usually, sumusuko na tayo nang hindi tayo sumusubok. Dapat sinusubukan muna natin yung problem. Like this one. Eh, base 10 naman yan eh. Madali lang pag base 10. Bakit? Ang 10, pag tina-times natin, dinadagdagan lang natin ng 0. So, ang 10 times 10, 100. So, ito yung 10 times 10. Times 10, 1,000. Hanggang dito yon. Times 10, 10,000. And then times 10, 100,000. So, meron na naman kayong bagong matututunan. Ang logarithm ng base 10, bilangin nyo lang kung ilan yung 0, 1,000, kung ilan yung 0, yun yung value nyo. So, in this case, ang number ng 0 natin, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang logarithm of 100,000 base 10 natin ay 5. Bilangin lang ang 0 pag base 10, tapos 1,000,000. Kayang-kaya niyang bilangin lang ang 0, yun na ang value natin. Kasi base 10, yun yung technique sa base 10. Ayan, so paano naman ang logarithm of 8 base 4? So, 4 times 4, ay, 16 lagpas na. Paano kaya yan, Tutor Ryan? So, hindi natin magagawa yung ginagawa nating pag-compute ng value if ang sagot ay hindi sakto, hindi saktong natural number, hindi natural number, no? So, may clue na tayo, hindi siya 1, hindi siya 2, hindi siya natural number, kaya hindi natin siya ma-solve. Paano natin yan isosolve? Kailangan muna natin malaman ang mga properties ng logarithm. Pero bago yan, alamin muna natin kung paano mag-transform ng logarithm to exponent. Ito, sinabi ko na to kanina. Pero uulitin ko ulit ngayon para maitatak nyo dahil isa to sa pinaka-importante na dapat alam nyo. Yung pinaka-basic na mag-transform ng logarithm to exponent. Kasi hindi kayo makakapag-solve ng logarithmic equation, logarithmic inequality, logarithmic function kung hindi nyo kayang i-transform ang logarithm sa exponent. So, eto, tandaan nyo to, ha? Ayan. So, example, logarithm of 27 base 3 equals 3. Paano natin gagawing exponent yan? So, logarithmic equation yan, gawin nating exponential equation. So, paano kaya natin yung gagawing exponential equation? So, simple lang. Yung base, siya pa rin yung base ng ating exponent. Itong equal, siya yung magiging exponent natin. And then, equal siya kung anong inilologarithm natin. Medyo magulo? So, maganda pagka meron tayong figure. Ayan. So, yung base, ito yon 3 pa rin. Parehong base. Yung 3 na to, yung equals 3, siya yung magiging exponent. And then si 27, siya yung magiging equals. Ayan. So ito, tandaan niyo yan. Gagamitin natin yan later on. Ha? So ayan pa. Example, logarithm of 32 base 2 equals 5. So 2, yung magiging base natin ay 2. Yung exponent natin ay 5. Equals siya ng 32. Maliwanag? Kayang-kaya yan. Napakadali niyan. Isa pang example. Logarithm of 100,000 base 10 equals 5. So, copy the base. Yung equals, magiging siya yung exponent. Tapos, equals siya kung ano yung kinukuhanan natin ng logarithm. Ha? Logarithm of 100,000 base 10 equals 5. Okay yon. So, for example, sa ganito natin kasi yung magagamit. For example, meron tayong logarithm of 8 base 4 ay equal sa x. So, 4 to the x equals 8. So, solvable na siya. Paanong paraan? Yung tinuro ko nung nakaraan about exponent, yung pareho na sila pwede natin i-base 2. Pero, merong technique dyan para masolve natin siya through logarithm. So, ayan. Bago tayo magpatuloy, alamin natin kung natuto kayong mag-transform ng logarithmic equation into exponential equation. Ayan.
So, para sa iba, yung hindi kayang maglagay ng exponent sa chat box, meron kasi ako nakita dito na naglalagay ng exponent sa chat box eh. Mga magagaling na bata, no? Kung hindi nyo kaya, kung gusto nyo isulat yung 2 cube, isulat nyo lang yung 2 caret 3. Ayan. So, isulat nyo 2 caret 3 para sagutin tong mga tanong na to. Kasi syempre, may ganyan yung sagot natin eh. So, i-transform itong mga logarithmic equation into exponential equation. Bibigyan ko kayo ng 3 minutes para sagutan yan. So, babatiin ko muna yung mga iba. So, binabati ko rin si Girly Casanya ng Jones Rural. Ayan. Binabati ko rin si Crystalline Jade Corpus. Yan, taga Jones Rural din. Ayan, no? So, ang dami talaga mga taga Jones Rural. Binabati ko rin si Sarah Dion ng Angadana National High School. Angadanan West District. Ayan, medyo nabubulol si Tutor Ryan, no? And then, shout out din kay Crizel Jane Gargab Bite ng Jones Rural din. Ayan, napakarami talaga natin Jones Rural. Very good talaga si Ma'am Lozano, kung naalala ko yung surname niya. Tama ba? Lozano yata eh. Si Ma'am Lozano yan eh. Magaling, Ma'am Lozano. Salamat, Ma'am Lozano. Ayan, let's support each other. Ayan, so paano kaya? Ayan, yung 1 is, ayan, may magkakaibang sagot, no? 5 to the 4 equals 6 to 5. May 4 to the 5 equals 6 to 5. Tapos, ayan, marami nang nagsasagot sa atin. No? So, tingnan natin, ano ba sagot sa 1? So, tanda natin yung base, hindi magbabago yung base. Ha? So, kung 5 ang base natin dito, 5 pa rin yung base natin pag nilipat natin. Ayan. So, nasulat ko pala lahat ng sagot. No? So, tantayin muna natin. Ayan, may sagot na lahat. So, yung 1, 5 to the 4, equals 625. Ayan. So, medyo may mga nalito lang na naging 4 to the 5. Huwag na tayong malito. Base is base din siya ng exponential equation. Ha? Mga anak, mga co-teacher. So, base is same base pa rin siya. Magbabago lang yung exponent natin is siya yung equals dito. And then, kung ano yung kinukuha nating logarithm, siya yung equal sa exponential equation. Malinaw ba yon? So, ang logarithm of 625 base 5 ay equal sa 4 kapag ginawa nating exponential equation, 5 to the 4th equals 6 to 5. Now, logarithm of 343 base 7 equals 3. Pagka ginawa nating exponential, 7 cubed equals 343. Ayos lang? So, logarithm of B, ito, pag puro variable, minsan puro variable, ayaw na ng bata. Ay, puro letters, puro variable, ayoko niyan. So, dito, madali lang yan, kayang-kaya natin yan. Logarithm of B, base A equals C. So, A to the C equals B. So, same base, ito, magiging exponent, and then equal tayo sa B. Yan ha? So, meron tayong dalawa pang special type ng logarithm. Una, si common logarithm. Pangalawa, si natural logarithm. So, ano si common logarithms? Ayan, si common logarithm, yung base niya ay 10. Yung parang kanina, base 10. So, pag base 10, pwedeng hindi na isulat. Okay ba yon? So, pagka exponent, pag 1 exponent mo, pwedeng hindi na isulat. Pag denominator, pag 1 denominator mo, pwede nang hindi isulat. Pagka ano pa ba? Ah, pag square root, pag 2 yung index mo, pwede nang hindi isulat. So, pagka logarithm, 10 ang special number natin. Pag 10 ang base natin, pwede nang hindi isulat. So, pagka nakita kayo ng logarithm of 5, ibig sabihin nun, logarithm of 5, base 10. So, base 10 yon. Hindi pwedeng walang base kasi yung logarithm natin eh. So, pag wala yon, ibig sabihin, base 10 yon. Maliwanag yon. So, natural logarithms are logarithms with base E. Ayan. So, ano na naman Tutor Ryan yung E na yan? No? So, etong base E na to, hindi ko na masyadong i-emphasize. Ha? Yung E, Euler number yon, no? So, ano yung Euler number? So, isa siyang sikat na mathematician. Marami siyang magandang property. Yun lang, special number siya. Parang pi.
special na irrational, no? Si pi, 'di ba? Si pi 3.14 15 blah blah blah, no? So si e ganun din. Irrational number siya, pero hindi mo rin siya pwedeng isulat as fraction. Okay ba 'yon? So special siya, irrational na hindi pwedeng isulat as square root or root ng number. So, siyempre, pag irrational, di pwedeng isulat ng fraction, no? Tutor Ryan talaga. Pag irrational, bawal isulat ng fraction, ito special type ng irrational. So, basta, ang tandaan nyo lang, sa natural logarithm, ang symbol niya sa calculator nyo ay ln, at ang base niya ay e. E. Ayan, ha? So, kung makalimutan nyo yung base, sabihin, ano nga ba yung base ng natural logarithm, tinuruto ni Tutor Ryan eh. Tandaan niyo yung surname ni Tutor Ryan. Ryan Estulatan. So, letter E. Ayan, E. Sabihin, ay, Estulatan si Tutor Ryan. So, E ang base nun. Siguro sa kanya pinangalan yon yan. So, isipin niyo na lahat ng dapat niyo isipin. No? So, pagka logarithm of X, base E, pwede natin siyang isulat as lnx. Ayan. So, yung akala nating IN, LN pala yun, no? Kala ko din nung bata ako, IN yun sa calculator. Yung pala, LN yun. Ayan, so, punta tayo sa properties of logarithm. Ayan, so dito, i-apply natin yung pagiging inverse niya ng exponential para mas ma-appreciate nyo siya. Siyempre, para maalala nyo yung properties ng logarithm, dapat alam nyo yung properties ng exponential. So, example, meron tayong x to the a, times x to the b equals siya sa x to the a plus b. Tama? So, pag may x squared times x cube, x to the fifth. Kasi pinag-add yung 2 and 3. So, dahil yung logarithm ay inverse or kabaliktaran sa logarithm, pag nagpa-plus tayo ng logarithm, ipagta-times natin. Diba? Ulit ha? Sa exponential, pag nagta-times tayo, same base, ia-add natin yung exponent. So, inverse, sa logarithm, pag nag-a-add tayo ng nilologarithm natin, magta-times tayo. So, logarithm of AB base X. Ayan. So, okay ba yon? Okay yan. No? So, number two, pag-divide, ima-minus natin yung exponent. So, paano kaya gagawin dyan? So, gagawin natin dyan, ayan, so, pagka minus is magde-divide tayo. Ayan, malinaw ba yon? Malinaw yon, kayang-kaya yan, no? So, binaliktad lang si exponential. Kaya nga siya, inverse na exponential, ha? Tandaan nyo yan, ha? So, number three, kung ang x to the 0 equals 1, ayan, kanina nag-transform tayo from logarithm to exponential. Dito, mag-transform tayo from exponential to logarithm. So, si x yung magiging base natin. So, magiging logarithm base x ng 1 ay equals sa 0. So, ano ibig sabihin yan? Kahit anong base mo, ang logarithm ng 1 ay laging 0. So, ito laging 0 yan, ha? So, take note nga pala, itong value na to, yung kinukuhanan natin ng logarithm, bawal siyang maging negative. Bakit kaya bawal siyang maging negative? Kasi normally, ang exponential function, kung hindi natin nire-reflect sa x-axis, ang range niya ay positive numbers lang. So, dahil ang range ng exponential ay positive numbers, dapat ang domain, di ba pagka inverse is binabaliktad yung domain and range. Ang domain ng ating logarithm ay dapat positive numbers lang. So, ito, dapat positive numbers yan. Ha? Pag negative, wala, tapon nyo na. Pag zero, pwede ba maging zero? Bawal, asymptotic sa zero yung exponential. So, dapat ito, positive numbers lang. Hindi ko naman sinabing na negative eh. Positive numbers, ha?
Positive to, bawal maging zero, pababa. So, pwede lang is lahat ng positive. So, paano naman to? X to the 1 equals X. So, kahit anong number, pag 1 ang exponent niya, equal sa sarili niya. So, equal yan sa pagka ginawa nating logarithm, ang logarithm ng X, base X, ay equal sa 1. Yeah, maliwanag ba yon? So, simple lang pala. Simple lang pala logarithm. Ma property niya, kinuha lang rin sa exponential, no? Pero meron tayong dalawang extra property. Ayan. So, eto, kinuha rin to sa exponential. Pero medyo mahabang solution yung gagawin. Kaya, isimplify ko na lang. Parang inilagay ko na lang siya as extra properties ng logarithm. So, logarithm ng B, base A, ayan. So, equal siya sa logarithm ng B, base C, at logarithm ng A, base C. Divide, ah. Divide. Divide. So, change of base ang tawag yan. So, sir, paano yan? Anong value ng C? So, kunwari, meron tayong logarithm ng 20, base 10. Kahit anong gawin yung value ng C, hindi magmamatter. Equal pa rin yun sa logarithm of 20 base 10. So, kung meron kayong logarithm of 20 base 5 divided by logarithm of 10 base 5, equal yon sa logarithm of 20 base 10. So, malinaw ba to? Ito ang isa sa pinaka-tricking property ng logarithm. So, ito is dapat tandaan nyo for your pagka gusto nyong sumali sa mga competition, sa mga contest, ito ang pinaka-tricky na property ng logarithm. So, yan ang dapat nyong tatandaan pagka pang-compete kayo, panlaban kayo. So, ito number 6, logarithm of B to the N base A is equal sa N logarithm of B base A, no? So, kahit anong exponent ng nilologarithm natin, ilagay lang natin sa unahan. No? So, yung exponent, ilalagay lang sa unahan, pwede yon. Magagawin natin multiplier. So, n times logarithm of b base a ay equal sa logarithm of b to the n base a. Ayan. So, itong mga properties na yan, yung anim na properties na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang gagamitin natin para makapag-solve ng logarithm equation and logarithmic inequality, no? Pero take note sa logarithm equation, ayan, may logarithm equation tayo. Pag same base, logarithm of B base A and logarithm of C base A, equal lang yung B sa C. Ah, so tatanggalin lang natin, parang eliminate. Parang sa ano, exponential, pag 2 to the x at saka 2 to the y, equal si x sa y. So, ganun lang rin. Tanggalin natin, B equals C. But, sa inequality natin, magdedepende yung inequality natin sa value ng base. Ano ibig ko sabihin? Parang sa exponential din. Pag mas mataas sa 1, yung A natin, yung base natin, walang mangyayari. So, kung logarithm of 5, logarithm of 10 base 5 is greater than logarithm of 7 base 5, then 10 is greater than 7. Ganon. So, hindi mababago pag greater than 1. Parang sa exponential. So, exponential and logarithmic are almost the same. Ang pagkaiba lang, baliktad, no? Almost the same, tapos baliktad, no? Yung property sa inequality. So, kapag naman yung A ay between 0 and 1, yung A nga pala natin, greater than 0 din yan, ha? Bawal din yan maging negative. Between 0 and 1, mababaliktad yung inequality natin. Ano ibig sabihin nun? So, logarithm of B base A is greater than logarithm of C base A. Then, B ay less than C. Malinaw ba yon? So, pag greater than 1, retain yung inequality. Pag between 0 and 1, balikta rin yung inequality. Yun lang, ha? Magbigay tayong mga examples. Ayan. So, examples.
Logarithm of 4x plus 8 base 6 equals 2. Paano tayo magsusolve ng ganito? Simple lang. Una nating gagawin is gawin nating single term yung nilologarithm natin. No, ibig sabihin, kapag meron kayong mga logarithm plus logarithm minus logarithm, so pag samasamahin niyo 'yon, kailangan maging isa lang yung nilologarithm natin. In this case, isa na. So after niyan tutorial, nag-iisa na siya. I-convert na natin siya into exponential. Paano? Base, magiging base ng exponential. Ito yung exponent equals 4x plus 8. So 6 squared equals 4x plus 8. Malinaw ba yan? So 6 squared is 36. 36 equals 4x plus 8. And then ilipat yung 8. 36 minus 8 equals 4x. So 28 equals 4x. So x equals 7. Ang dali, di ba? Napakadaling mag-solve ng logarithm. Hindi na tayo nagpa-factor-factor. Hindi na tayo nag... Ano lang, nag-multiply lang tayo. Gaganto lang tayo. Hindi na tayo nag-root. Tignan natin. I-check muna natin. X equals 7. So, check natin. Bakit kailangan i-check? Malalaman nyo mamaya. Meron ako na namang example na mapapakita ko sa inyo kung bakit importante ang checking sa logarithm. Yan. So, kunwari, x equals 7. So, logarithm of 4 times 7 plus 8, base 6, equals 2. So, ano yung 4 times 7? 28. So, logarithm of 28 plus 8, base 6, equals 2. So, 28 plus 8 is 36. So, logarithm of 36, base 6, equals 2. And alam naman natin na yung 36 ay 6 squared. So, logarithm of 6 squared, base 6, equals 2. Property, pag may exponent, ilalagay sa unahan, magiging multiplier. So, 2 times logarithm of 6, base 6, equals 2. Pag meron kayong parehas na, so parehas na yan, logarithm ng x base x, 1 lang yung value nun, di ba kanina property natin, 2 times 1 equals 2, so 2 equals 2. So check, tama sagot natin. Very good lahat. So ngayon, punta tayo sa second example. Ayan, logarithm of x squared plus 36 base 10 equals logarithm of 100 base 10. Paano pag ganyan? Pag ganyan, gaya ng sabi ko kanina, ayoko ng maraming logarithm, no? Kailangan pagsamahin lang natin to one single term. Pero pagka opposite sila ng equal sign, yung nandito and then nasa kanan, tig isang logarithm na lang, pwede na nating i-simplify yan. Paano? E di tanggalin lang natin, di ba kanina sabi ko, pwedeng i-cancel yan. So, magkakaroon tayo ng x squared plus 36 equals 100. Ayan. So, x squared equals 100 minus 36. X squared equals 64. So, by taking the roots, extracting the roots, ang x natin ay positive or negative 8. Okay ba yun? So ano to? Grade 9 lesson. Kailangan maalala nyo rin. Factoring, extracting the roots, quadratic formula, no? Pero wala naman akong example na ganun kahirap. Ito na yung pinaka mahirap natin. So ayan, so checking natin. Check natin yung 8. Substitute lang natin, logarithm of 8 squared plus 36 base 10 equals logarithm of 100 base 10. Logarithm of 64 plus 36 base 10 equals logarithm of 100 base 10. Ayan. So logarithm of 100 base 10 equals logarithm of 100 base 10. Ayan. So, equal sila. So, correct yung 8 natin. Now, with negative 8. Ayan. So, same lang yung mangyayari. Kasi ang negative 8 squared naman, pareho lang sa 8 squared, no? So, ganyan lang rin yung checking natin. Ngayon, punta tayo sa ating next example. Ayan. So, second to the last example na to. Logarithm of x plus logarithm of x plus 15 equals 2. So, pag plus, ano ulit pag plus ang gagawin? Pag plus, imu-multiply natin. So, logarithm of x
times x plus 15 equals 2. So, yung gawin nating exponential, base 10 to. So, x times x plus 15 or 10 squared, same base. Pinagpalit ko kasi, sorry ah. Siguro, nalito kayo. Yung 10 is siya pa rin yung base. Itong 2, siya yung exponent. Equals x times x plus 15. Medyo pinagpalit ko lang eh. Sana naintindihan yon. Medyo nalito si Tutor Ryan eh, na pinagpalit ko kagad. Kasi mas gusto ko na yung variable, yung x ko nasa kaliwa. Kasi yung mga x, yun yung mga nangangaliwa, di ba? So, ayan, x times x plus 15 equals 10 squared. So, x squared plus 15x equals 100. Dinistribute ko lang yung x. X times x, x squared. X times 15, 15x. And then, 10 squared ay 100. No? So, ilipat ko lang yung 100. Magiging x squared plus 15x minus 100 equals 0. And then, factor. Ayan, factor. So, ito. Grade 9 lesson din to, no? Sana. At saka meron din sa grade 10. Sana maalala nyo itong factoring. Kasi importante yan. So, x plus 20 times x minus 5 equals 0. So, x equals negative 20 or x equals 5. Ayan. I-check natin ngayon. Dito nyo makikita kung bakit importante ang checking. Pag x equals negative 20, ang mangyayari sa equation natin, logarithm of negative 20 plus logarithm of negative 20 plus 15 equals 2. Etong part na to, yung logarithm ng negative 20, walang ganun. Di ba bawal siyang maging negative? So, hindi pwedeng sagot si negative 20. Ayan, logarithm of something cannot be negative. So, bawal na negative 20 si x natin. Maliwanag ba yon? So, sana malinaw yon. Ayan, so dito naman, check naman natin kapag 5. Substitute lang natin. Logarithm of 5 plus logarithm of 5 plus 15 equals 2. So, logarithm of 5 plus logarithm of 20 equals 2. Logarithm of 100 equals 2. Logarithm of 10 squared equals 2. Ilipat sa unahan yung exponent, 2 logarithm of 10 equals 2, 2 times 1 equals 2, and 2 equals 2. So, tama. So, ang sagot lang natin ay 5. Hindi pwede si negative 20. Tandaan nyo yan, ha? Ngayon, punta tayo sa ating last example, inequality. Yan, final example na. Logarithm of x plus 1 base 4 is less than logarithm of 2x base 4. Dahil ang base ay mas mataas sa 1, which is 4, pag tinanggal natin, di magbabago yung inequality. X plus 1 ay less than 2x. So, nilipat ko yung x. 1 ay less than 2x minus x. 1 ay less than x. Or pagpalitin lang natin para mas magandang tignan. X is greater than 1. No? So, nakabukas siya kayo yung x. So, kay x pa rin yung buka niya kahit pagpalitin natin. Ayan. So, ngayon, dahil time na, bigyan ko yung take-home exercises, no? So, solve for x. Ayan, solve for x. Logarithm of x plus logarithm of x plus 3 equals 1. Logarithm of x minus 7 base 4 equals 3. And then, logarithm of 8 base 4 equals x. Dito sa pangatlo, ang gagawin nyo, change of base, ha? Tandaan, mga anak, ha? Change of base. So, clue, ang base na gagamitin nyo ay 2. Yan na, may clue na kayo. Change of base, tapos 2 ang gagamitin nyo. Try nyo sagutan yan. Pag nasagutan nyo yan, sigurado kayong natuto kayo sa ating Itulay. So, ako ulit, si Tutor Ryan, ang gwapong-gwapo yung tutor sa Itulay. Kung gusto nyo akong i-message, may tanong kayo, may reklamo kayo, or gusto nyo lang akong i-message, is pwede nyo akong i-message sa facebook.com/ryan.estolatan or kung gusto nyo akong i-email, email nyo ako sa ryan.estolatan@deped.gov.ph. Yan, kung meron naman kayong mga
pwede nyo rin iscan tong QR code na to. Kung may comments, suggestions, and may gusto kayong improve, kung nabibilisan kayo, naguguluhan kayo kay Tutor Ryan, gusto nyong palitan si Tutor Ryan, wag naman, no? So, ayan, no? So, scan nyo lang yung QR code na yan, and then, i-type nyo lang dyan yung mga suggestions nyo and comments. Yan, huwag kalimutang manood ng pre-calculus natin, after ko, with Tutor Zara and Tutor Erwin, and then, huwag din kalimutang manood ng business math, no? Paano ka manood ng dalawa, no? So, pwede naman, double screen. Pero hindi ka makakapag-focus, no? Kung ano lang yung kailangan nyo, pwede nyo panoorin ng live yung isa, and then panoorin nyo ng replay yung isa, no? So, with Tutor Rom din to, and then si Tutor Eljun. Ayan, ako ulit si Tutor Ryan na nagsasabing, sana after yung manood ng Itulay, sana ang grades ng lahat ng nag-Itulay ay maging parang logarithmic function. Bakit? Ano ba ang meron sa logarithmic function? Biglaan ng pagtaas. Ayan, so sana tumaas lahat ng grades natin. At isa pa nga palang paalala, next Friday, November 5, wala muna tayong session. So mamimiss nyo si Tutor Ryan, pero magbabalik tayo sa November 12. A-awardan natin yung ating mga tutee of the week. A-awardan natin yung mga intermediate, rookie, and advanced tutee of the week natin. And then, magkakaroon tayo ng mini competition. So, sana maka-attend kayo dahil magkakaroon tayo ng mga prizes na ewan ko kung ano, pag-iisipan pa ni Tutor Ryan sa November 12. Tandaan, November 5, wala tayo. So, kung ma-miss nyo ako, message nyo na lang ako or magreklamo na lang kayo dun sa QR code na binigay ko kanina. So, paalam, mga bata. So, sana makita ko ulit kayo sa November 12. Last meeting natin ng first grading. So, yun lang. Paalam!